Hello mga kulisap, my name is Peter. Welcome to another episode here in my YouTube channel. Gaya nga nung nakalagay sa title, ano nga ba yung mas magandang gamitin sa trail? MTB shorts o cycling shorts? So pag-uusapan natin yan dito pagkatapos ng isang intro. Siguro sa inyo, sa may lugar nyo, may mga gumagamit na newbie ng cycling shorts. Pero dito kasi sa amin, kapag newbie ka, karaniwan mo makikita sa mga newbies, gumagamit sila ng MTB shorts sa may trail. So ano nga ba MTB shorts? Ito yon, ganito yung itsura ng MTB shorts. Yan, luma na tong MTB shorts ko na to. Marami siyang pocket. Ayan, meron dito, meron dito, meron dito. Ayan, ganyan MTB shorts. Tapos, ito naman yung cycling shorts. Ganyan itsura. Ayan. Pagkukumparahin natin sila ngayon, kung ano nga ba yung mas magandang gamitin, MTB shorts o cycling shorts sa may trail. Ganito kasi yan. Depende kasi yan sa may paggagamitan mong trail at kung anong klaseng rider ka. Meron kasing iba't ibang rider na tinatawag. Yung downhill rider, enduro rider, cross country rider, tsaka yung tinatawag nilang weekend warrior rider. Merong apat. Yung downhill rider, yun yung mga bubulusok sa bundok, yung mga pang downhill ang pang malakasan. Hindi sila pwedeng gumamit nito, cycling shorts. Bakit? Kasi kapag sumemplang sila doon, gas-gas lahat ng balat nila sa binte, pati yung katakatawan nila kung nagsa-cycling jersey sila, wasak lahat. Yun. So yung kailangan na gamitin nila doon is yung pang downhill talaga na outfit, yung mayroong protective gears, pants nila doon sa pang downhill, yun yung kailangan nilang gamitin. Kaya hindi advisable yung ganito kapag ganun yung trail na dadaanan mo, ha? Kapag ganun ka aggressive. Yung ibang nagda-downhill nakikita ko, yung ibang nagda-downhill, yung iba lang gumagamit din sila ng MTB shorts pero nagsusuot sila ng knee pads. Doon naman tayo sa mga enduro riders. So enduro riders naman, parang downhill din siya, kaya lang mas mababa yung aggressiveness siguro para sa akin, ha? Kasi nakadaan na ako sa downhill track tsaka sa enduro track. Napag-compare ko na less aggressive talaga yung daan dun sa may enduro compared dun sa may downhill na talagang ang daming drop, ang daming technical na burns. Sa enduro riders naman, mas magandang gamitin dun is yung MTB shorts pa rin. Yung iba ginagamit nila yung mga high quality MTB shorts, yung mga mamahalin, maabot ng 2,000 to 3,000 pesos dun sa may shorts pa lang yun. Hindi naman ano yun, hindi naman gastos yun para sa kanila dahil protection naman yun kapag sumemplang sila. Di masyadong grabe yung magiging tama sa legs nila, tapos yung comfort kasi yun yung mahalaga doon. Imposible rin doon na gamitin tong cycling shorts sa mga enduro riders tsaka sa enduro track. Hihirapin talagang gamitin to dahil kagaya ng anong sa downhill DH track, mas maganda pa rin gamitin yung mga ganitong mga shorts tsaka yung mga long ano bang tawag kasi doon, yung mga shorts nung pang downhill. Mas maganda pa rin gamitin yun compared dito sa may cycling shorts kasi designed to sa aerodynamic tsaka sa may sa racing speed na hindi technical yung daan masyado. Ngayon, doon naman tayo sa may cross country. Kapag cross country rider ka, kailangan mong gamitin talaga doon is ganito naman, cycling shorts. Bakit? Aerodynamic, check. Aerodynamic, X. Tapos, mas magaan, check. Gaan, X. Sa bagay, meron din namang nabibiling ganitong magagaan, pero kung cross-country rider ka talaga, yung lumalaban ka talaga ng XCO, cross-country Olympics, yung mga ganun kay Ariana Dormitorio, yung mga ganun mga klaseng mga track tinadaanan mo, mas maganda talagang gamitin tong cycling shorts compared dito sa may MTB shorts. Pero kung libot-libot lang naman sa trail, kahit na cross-country road siya o cross-country rider ka, mas maganda pa rin gamitin tong ganito kung libot lang, yung hindi talaga training. Pag training talaga, kailangan talagang gamitin to sa race. Ngayon, dun naman tayo sa may weekend warriors. Weekend warrior riders. Bakit tinawag nilang weekend warrior riders sila? Napawintan yung ilong ko. Wait lang ulit. Bakit nila tinawag na weekend warrior riders? Tinatawag nilang weekend warrior kagaya nga nung nakalagay sa pangalan, every weekend lang sila nagbabike. Every Saturday, every Sunday, yung mga exercise nila or leisure time nila, nagbabike sila ng weekend, ganun. Kaya tinawag silang weekend warrior. Ngayon, sa kanila naman, kahit saan dito pwede. Kahit saan dyan. Basta depende pa rin talaga sa track. Ang conclusion lang dito, depende sa paggagamitan at depende sa rider. Depende kung aggressive yung rider, depende kung competitive yung rider, leisure time lang siya nagbabike o kaya pastime nilang pagbabike or exercise. Pero depende rin yon sa may sa type ng dadaanan, kagaya ng sinabi ko kanina, pag downhill, sobrang technical lang daan, maraming bato, hindi pwede yung cycling shorts dahil mapupunit lang yan. Isang semplang mapunit yan. Sa may daan lang sa mga road, nagro-road bike, cycling shorts, sumemplang sila sa may sementadong daan, sa may mga asfaltong daan. Pag sumemplang sila dun, punit talaga yung ganito nila, cycling shorts. Ito, tingnan nyo to. Jersey namin to sa may Trunkista. Shout out sa mga Trunkista dyan, members. Ayun oh, sumemplang ako, tignan nyo, nagkaroon na siya ng butas. Ayan o. Hindi naman bato-bato yung sinemplangan ko. Ano naman, semento. Di paano pa kapag sa downhill yung dadaanan mo, yung mga pangmalakasang mga bato yung dadaanan mo, parang mga bato ron sa may Great Wall of China yung babagsak sa'yo dun kapag gumulong-gulong ka dun.
ganun-ganun ka rin, maaning-aning ka talaga dun. Pag ano, pag simple lang yung dadaanan mo, tsaka mo lang gamitin to, okay? Kapag technical lang yung dadaanan mo, tsaka lang gamit nito. Tsaka pag gusto mo ng maraming mga maikarga sa may bulsa mo, magandang gamitin tong MTB shorts, marami siyang bulsa. So yun lang ha, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw na to, at sana may natutunan kayo kahit papano, at napagkumpara natin yung pagkakaiba ng MTB shorts tsaka cycling shorts, at kung ano nga ba yung talagang mas magandang gamitin sa trail, sa kanilang dalawa. So yun lang, maraming salamat sa pag-support na dito sa channel ko at panonood. Welcome ulit sa mga bagong subscribers natin dyan. Subscribe na kayo, Bike 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 TV. Pinalitan ko kanini pangalan kasi willing na talaga akong mag-content ng puro bike dito. So yun lang mga kulisa, maraming salamat sa pag-suporta. Kung bago ka sa channel ko, hit mo na yung subscribe button, at para maging updated ka sa mga future videos na i-upload natin dito, i-hit mo na yan!